Eto, si Amy, hindi naniniwala na baka economic provisions lang ang mga babaguhin. I agree with you. Kahit ako, hindi ako naniniwala. Naku, delikado yan, masingit. Kasi ang usapan dyan sa Chacha, economic provisions lang. Inawat ni Marcos na maganda naman. Maganda po yung ginawa ni Marcos na yan. Na one thing for sure, nilagay niya sa lugar si Tamba. Oy, Tamba, tumigil ka. Senado ang mangunguna. Oh, parang ganun ang datingan. No, sinabi ni Marcos na wag yan. Oh, pero ang dating nun, Senado naman. Pero still, miskin na po, hindi ako naniniwala na economic provisions kasi nung sinubmit yan ni Subiri, parang hapsyaw. Pakinggan natin si Amy, ha? Medyo hapsyaw, kaduda-duda. Ibig sabihin, baka masingitan. Oh, yun ang problema doon. Ah, hindi lang economic provisions. And I agree. Oh. Dead on arrival na ang People's Initiative. Yan ang sabi ni Senator Amy Marcos. Walang, yeah. Parang ano ah, parang dead on arrival ang PI ah. Oh. Tapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat Senado ang manguna sa usapin ng charter change o pag-amyenda ng saligang batas. Alam mo, baradong barado ha? Oh, baradong barado. Ay, okay. Buti naman sa wakas, sinupalpal ni Marcos etong si Tamba. Good yan. Napaka-good. Si Tamba parang naputukan sa mukha eh. Hindi ikaw, Senado. Ganun yun. Ganun kasimple yung ano, yung datingan nun. Eh, buti na nindigan si Marcos dito kay Tamba. Tamba, ilagay mo sa posisyon. Ilagay mo sa lugar yung pinsan mong yan, si Tamba. I mean, ilagay mo rin sa lugar yung pinsan yung si Tamba. Wala talaga yan, isabit. Senado ang mangunguna. But still. Pero nalalabnawan ang senadora sa inihaing resolusyon kahapon ni Senate President Big Subiri para isulong ang pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Malabnaw. Ako rin, wala akong tiwala dyan kay Subiri. Malabnaw yan, malabnaw. Ha, delikado yan. I agree with you, I mean, Marcos. Ha, bakbakan mo yan si, ano, si Subiri. Constitution. Bagamat nakasaad sa resolusyong inihain dito sa Senado na limitado lamang sa advertising, edukasyon at public services. Advertising, edukasyon, public ano yun? Basta yun lang. Hindi ako naniniwala dyan, mga brad. Sa ilalim ng economic provisions ang aamyendahan sa ating konstitusyon. Delikado pa rin para kay Senator Amy Marcos na baka magalaw daw ang political provisions sa oras na buksan ang ating saligang batas para sa charter change. Yun ang pinakadelikado sa lahat. Ha? Again, sang-ayon ulit ako kay Amy dito. Baka magalaw yung political. Ay, naku, wag nyo kaming palulusutin. Ay, BBM, Amy, gaganunin nyo yung si ano ha, ganunin si Tamba ha. Wag nyo palulusutin yan. Pati yung sa Senado, wag nyo palulusutin yung ano ha. Naku, tigil-tigilan nyo kami. Para kay Senator Amy, wala namang makakapigil sa kahit sinong mambabatas na magmungkahin ng pagbabago sa ibang probisyon ng batas, oras na buksan ang usapin. Kinakabahan pa rin ako. It doesn't generate any confidence, at least on my part, that there will be a limitation to a mere 3 provisions. Baka masingitan na naman kami kasi hindi kami nag-iisip ng pasingit-singit, papuslit-puslit. Ay, ako rin. Duda ako dyan kay Subiri. Ha, yung pasingit-singit na yan. Oh. Kung hindi ka confident sa kanya, Amy Marcos, ako rin hindi. Nako, babantayan niyo yan. Mga kababayan ko sa aking mga manunood, huwag po tayong papalinlang. No to budel-budel. Huwag po. Nako, delikado yan, ha? Masisingitan. Nako, yung tatlo lang yon. Hindi. Nakaka-nervous talaga. Bilang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, iba ang basa ni Senator Amy sa sinabi ni PBBM, kina Senate President Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na pag-aralan ang charter change. Magalang na paraan daw yan ni Pangulong Marcos para sabihin, tantanan na ang tsa-tsa. Kung ako yun eh, nasabon ng bonggam-bonggam may batok pa. Pero yung kapatid ko, iba style nun eh, mas mabait yun. Eh, kung alam mong pakinggan, eh pag sinabi sa'yo, pag-aralan natin, ibig sabihin, wag muna. Pagka pala si Marcos nagsabi, pag-aralan muna, ibig sabihin nun, tigilin muna. O, yung kapatid mo, nagsabi niya na si Amy. Nako, yun daw ang mabait. Ha? Mabait kasi magsalita daw. Di umano, si BBM, sabi niyang kapatid, sabi ni Super Ate, pag sinabing pag-aralan muna, tigil, Tamba.
O, ganun pala, hindi namin alam. Eh, ba't ngayon mo lang sinabi? Pagka sinabi palang pag-aaralan, itigil. Eh, akala namin dati, wala na mangyayari sa bansa natin kasi puro pag-aaralan. Yung pala, pag-aaralan, tigil muna. Well, gets na namin. Kung siya daw si Aimee, kung ako yon, nasa bungko na yung bonggang-bongga at may batok pa. Batuka muna si Tamba! De, kasi ang ibig sabihin niya, kung ako presidente, or kung ako nasa lugar na yan, nasa bungko yung mga lintik na yan. May batok pa. Naku, parang kadidikit mo kay Sara, nagagaya ka ha. Sige, sige, hindi. Ako, sangayon ako doon. Batukan mo, Ma'am Aimee. Batukan niyo po. Gilan muna yan. Sino po sana yung bonggang-bongga niyo pong sasabunin na may batok pa? Oh, kita mo. Ayan. Sino yung sasabunin mo at may bonggang-bonggang batok? Siyempre, sa Congress, kakausapin, hindi ko naman babatukan, si Speaker naman. Kung sana, kung galing ba kay Speaker... Okay, ikaw naman, Bag, laban bawi ka eh. O, dito parang pero may pahapyaw din ha. Ay, hindi ko siyempre... sa Congress. O, binanggit pa rin niya Congress. So, ibig sabihin ni Aimee, sa inyo, galing yung PI na yan. Hindi po mayroong PI. Political initiative o politiko initiative. Oh, hindi naman people's initiative yan, politiko initiative yan eh. Ha? Hindi ko naman babatukan si Speaker. parang ganun. Ang pinapatukuyan niyan, bumawi lang siyang konti kasi hindi pwedeng diretso. Baka... Ah, baka may libel, no? Hindi ko naman babatukan si Speaker. Pero kung galing kung kanino dyan sa liderato ng Congress, tigilan muna yan. Tutok muna tayo sa problema ng tao. Yan, alam mo. Yan ang bottom line. Ang taong bayan, gutom. Yang pagtatalo nyo sa People's Initiative na yan, wala pong kinalaman yan dito sa Sikmura. Wala pong kinalaman yan sa hapagkainan, wala pong kinalaman yan sa walang trabaho Pilipino, walang kinalaman sa gutom. Sana ang mga politiko nagpo-focus doon sa main issue. Ano main issue? Tulungan. Kahit ako mapapansin nyo, hindi ako mahilig sa mga awayan ng mga vloggers. No? Hindi ko sa sinasabing mali sila o tama sila. Posibleng ako mali. But I would rather focus on the issue. Ano bang issue? Ito bang issue na ito may kinalaman sa gutom ng taong bayan? Yun sa akin eh. Again, hindi ko sinasabing tama ako. Ah. Posible ako nga ang mali. But we have different style. Ako, style ko, focus ako doon sa issue na kinahaharap ng mga Pilipino. Sana ganyan din ang mga politiko. Focus tayo doon sa kinaharap natin. Huwag niyo pinag-iintindi yung away ninyo sa People's Initiative. Teka muna, walang kinalaman yan sa gutom ng mga Pilipino. Kakulangan ng bigas, kakulangan ng pagkain, kakulangan ng trabaho. Sana yan ang pinoproblema natin, Congress. Ay, minsan, ang nangyari sa Congress, na-focus kay PRRD, na-focus sa SMNI. Ngayon naman, na-focus sa People's Initiative. Wala eh. Palpak po eh. Maraming salamat. Salamat, Feli Valesa. Uy, maraming salamat. May nakaalala. Thank you sa Star. Facebook Stars. Thank you po. Dagdag pa ni Aimee, walang benepisyo sa taong bayan sa pag-amyenda sa batas. Ibaan niya ang makikinabang dito. Sino bang gusto mag-prime minister? Bakit bigla naman naging parliamentary ulit? Ayan, di ba? Binubulgar na eh. Ulitin ko ha, panawagan. Sagutin mo ito. Again, Tulfo, total kinakampihan mo na yan si Romualdez eh. Bakit hindi mo sabihan yung kinakampihan mo na si Romualdez na sagutin? Sino ba may gusto maging prime minister? Eh, ikaw naman ay tanga-tanga na lang. Tanga-tanga Pilipino na lang ang maniniwala na kung hindi si Tamba ang pinaparinggan dito ni Aimee. Bakit naging parliamentary ulit? Sino bang gusto maging prime minister? O, sino bang gusto maging prime minister? Tingnan nyo, isasagot niya. Sino pong gusto mag-prime minister? Yung hindi mananalo bilang pangulo. Sino makikinabang sa PI at CONAS kapag ang tinalakay ay puro political provision? Diba? Sino ba yung lagi niyang sinasabi na hindi mananalong pangulo? Sino ba yung may pangarap maging pangulo? Si Tamba, at kitang-kita natin sa rating, bagsak po lahat na po nangyari, ginawa na sa mga Duterte kay Sara para ibaba, nagkaroon ng madungis na pangalan, tinanggalan ng confidential funds, etc., etc. Pati si Duterte sa Davao, si Pulong, tinanggalan din. Lahat na po ginawa sa Duterte, bagsak pa rin ang trust rating. Sa madaling salita, mahina po. Hindi talaga mananalo ang pagkapangulo. I would even challenge him. Tumakbo siyang bilang senador. Tingnan mo, hindi siya mananalo ulit. Yan po, Tulfo, sana payuhan mo. Total, pinagtatanggol mo na si Tamba. Payuhan mo, sagutin yung pinsan niya. Ha? Hindi lang puro tanggol. Convince. Convince.
isyu, walang magkaroon ng pakinabang ang taong bayan. Ano nangyayari sa Congress natin? Yung mga kanilang pinag-uusapan, wala nang pakinabang sa pang-araw-araw na kinahaharap ng mga mamamayang Pilipino. Palagay ko, ang taong bayan hindi makikinabang kasi panggulo lang yan, gastos lang yan. Uy, gastos eh. Well, again, ulit-ulitin ko. I'm not against Chacha per se. Kailangan na rin mapalitan ang ating ibang batas. But not now. Gutuman taong bayan, hindi maganda ang political status natin, ang gulo sa Kongreso. Bakit yan ang aatupagin? Huwag muna. Kahagaling lang natin sa pandemic, tapos ganito ang politika natin. Pangit. Wala sa timing. Kabila niyan, itutuloy ni Senator Aimee ang pagpapaimbestika sa Senado ng mga umano'y panunuhol at pag-ipit sa ayuda para lang makakuha ng pirma para sa People's Initiative. Samantala, suportado ng ilang senador ang resolusyong inihain ni Zubiri para kay Senator Robin Padilla na siyang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Magandang balita para sa bayan ang pagbubukas ng diskusyon ng Chacha. Makatutulong anya ito sa ating ekonomiya. Yan ay kahit hindi kay Padilla ibinigay ang paunguna sa diskusyon. Kay Senator Sonny Angara raw ito ipahahawak. Sabi naman ni Senator Angara, ibang paraan ng Constituent Assembly o CONAS ang gagawin nila dahil hindi uupong magkasama ang Kamara at Senado. Sa ilalim ng CONAS, Kongreso ang siyang babalangkas ng batas. Ako, pagka ang babalangkas ng batas ay Kongreso, hindi ko type. Ang mangunguna, ang liderato ng Kongreso, hindi ko type. Pero kahit andyan na rin ang Senado, hindi ko pa rin type eh. But miss, at least kung andyan na Senado, we have a chance, no? Pero pag Congress lang, taganin nyo. Malamang lamang, parliamentary na tayo. Baka may prime minister.